Tiyag nga pa, buto na lang una ang ipagawas nga pamahayag sa obispo. Rabil M. Borong at Attorney Manny Saliban. So straight to the point. At nang iparayon sa tinguha, kaya doon natin gibutya kagahapon sa mga pamahayag ni Congressman Belmonte. Nga dito mismo siya ang panimulay nakabisita itong usaka magpapatigayon. At ang ngalan na rin si Dodong Alimanya. Ang usani ka sa operator sa bagong kwantari. Doon ay ang hotel. Niya karon din sa sentrong bahing Diyos sa Dakbayan. Hotel Alimanya. O niya, doon ay gibuhian nga po yung kini. Nga doon na doon ay go signal. Gikan sa obispo. No? Matod pa sa pamahayag kagahapon ni Congressman Belmonte. Kalambigit mo, Lili, ang katawan kinahanglan magad makadungog ayod sa tingog sa obispo. Kaya, usa ka tingog sa pastol ngadto sa iyang mga tinunan o pastol o karnero, di ba? Kinahanglan nga ang mga karnero makadungog sa tingog silang pastol. So, muna nga naning kamot kaya nga rin, nga makuhaan og pamahayag apan lagi busy pa ang busy gapon do na kasi na karon tumatawag bukas ang ato ang sibihan alang sa pamahayag ni Bishop Elenito Galido kalabot ning maong hisgutanan kay maong mangrupod ang gihimo nga basiyanan sa ato ang congressman congressista Vicente Belmonte sa Lone District of Iligan ang pamahayag giluwatan lagi ni Mr. Alimanya kuno adunay pagtugot na ang obispo sa Dakbayan ang bigit ni ini nga pag-abli og kasino o pasugalan din sa Dakbayan mao ni ang isgutanan mao na nga kinahanglan gud pud madunggan sa Dakbayan sa Iligan labi na sa mga magtutuong Katoliko entitled man sila sa pagpaminaw sa tulog sa ilang obispo. Ato kining masayran ang mga pamahayag usab sa pipila nga naghatag og ilahang hunahuna. Ngunit atong gi pangutana karon taliwala mo si Kwan, Mr. Dodong Alimanya. Atong gipaninguha gyud nga nabi apan to apa karon sa Bohol. O dinhi presidente sa Kabulig. Kaya sa Bohol, apan naning kamot na kaniya nga ma-interview through cellphone, makuhaan na to siya o pamahayag karabo meaning atong gisgutan karon. So, mabuta rin nyo. Dito lang sa ito ang Paragoba, sa ito naman. Straight to the point! At masabi pa, ito sa Renaud Dagas na Tikuri Butaga. In the morning! Sa balita, Paul Elorbe. DDDXIC. RMM Report. Hello, kasamaan ni Aramel, kasamaan ni Tony Manny, at kami dugay lo, hindi mo ta din sa tibuok bahin sa toang siyudad sa Iligan, at sa pag-monitor sa dagan sa trapiko, nining orasas sa Muntagon. O nga, nining higay yun ha, di agit tapusan ko din sa may Quezon Avenue, corner Mariano Badillo Street, diyan na tininadalan, amo ni Agiana lo, sa toang mga dagko ng mga satunan, ang mga cargo trucks na to, na musulod o ang pagawas ng atong siyudad sa Iligan, mupahingon nga sa Luis Lanao del Norte, o niya, doon na po ay mupahingon, no, nga sa ating Kalayan Biro, at ang kando ba yung bayan niya mga satanan, ako ihat-ihat, di na ba ihat, no, kami-agi din sa mga satanan, pero hat sa ito, at ang naisgutan na dalan, na mga oras sa kabuntagon, ganyan, nagsirit-sirit mo na yung mga satanan na yung mga po ay nag-akuan lang, gano'n wala pag-hunong, at ang karoon mo niya, gumikan sa, doon naman tayo traffic light na, doon ka mga traffic light, ang may mutang doon eh, yun sa mga Quezon, o sa mga Aguinaldo na bahin. So, ito na yung kabutang, at sa yung malinaon, kanyang naisbitan, kanyang naisbitan na dalan, o yan, yan, dito dito sa may barangay Tambakan, dito nga dugay, o yan, pag-inan na tatay, dito sa mga corner Mariano, o Tino Badilisret, doon ay pag-traffic, kaya tagkaroon niya, kaya cruising ko ng dapita, kanyang ito mga hari sa dalanan, hindi hari sa Buragan, abog din sila maguna. Matagalag ka na hinay na handag sa mga satanan, o di lang yung mga sikat na naguna na no, ang ilang dagan, ito yung mga dagkong satanan na wagi din hang napita. O di sa usap, no, sa pikas kabahin, palimot na nagto sa may sabay, ito yung nagto sa may port area, nagto na sa may wheat market area, at sa iyo, malinawan yapon ang dagan sa itong trapiko. O di ito yung dagan sa itong trapiko, din sa nasantit nga napit. O di sa nilipanin ko ng nabilit, nasa
ang rebel, ang kasamang mali, ang tunay kamintihon sa balaan at kasulatan ng Ilocay. Sama natin. Ang balaan at kasulatan na ganyan, no? Na unahan mo pagpagita ang gingharihan o ang tanan igadugan niya kanibo. Tinuod. Ang mabasa na, Paul. Masa na tunay sa balaan at kasulatan na kasamang rebel. Tinuod ba nila? Ha? Ang mangita. Mangita, mangita. Kaya kita, makakaplag. Makakaplag yun, yung mangita. Ini nak dengar lah, ya, aku nak tahu, no, apa yang dia nak, ni, 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 apa yang dia nak, ni,
Jason Avenue, kasama mo sa trapiko. Pulong itatak, Ivan. Straight to the point. Platchable Nationwide. Okay, sama Paul Elorde. Naasay, ikuan, himasaga po na yung bala ang kasulatan. Ang tao hindi marunong lumingon sa pagkalingan ay hindi makarating sa parunan. Pero ang taong magliko-liko ang maglakaw sa kadalanan. Kana siya, nalisuan. Hubog. Hubog ay. Pasti na. Nakatubol, 12 litros. Inana, no? Paul, salamat sa paglakoy sa Dagas Trapiko. Apaan sa ato, lakad sa panahon. Una sa lahat. Weather update. Lakad sa panahon, higyan sa pag-asa. Sa may alas 4 ang takna kaganinang kadlawon, ang sentro sa tropical depression nga cruising, gibanabana basi sa tanang nakuha nga data nga naa sa 450 km northwest of Zamboanga City. Nga ang huros sa hangin adunay gikusgon nga 45 km kada oras duol sa sentro. Gitagna kini nga molihok west northwest sa gikusgon nga 15 km kada oras padulong sa southern Palawan. Ang southern Palawan makasinati og mga pag-ulan ingon man hapak sa hangin nga modalit og igigo ngadto sa dagkong pagbalod sa kadagatan. Ang Mimarupa, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao ug Northern Mindanao. Lakit na ang probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Nga karon gipailawom sa yellow signal kon heavy rainfall warning signal number 2. Makatagamtam ug dag-umon nga kalamitan nga dunay igigo hangtod sa kusog nga pag-ulan, inubanan sa pagkidlat ug pagdalugdog nga mamahimong hulingdan sa pagbaha ug pagdahili sa mga yuta. Ang Calabar Sur ug ang ubang dapit sa Kabisayan ug Mindanao makatagamtam usab ug pananurun nga kalimutan nga posibleng modalit ug pagpanaligsik ngadto sa igigong pag-ulan, inubanan sa pagkidlat ug pagdalugdog. Ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon makatagamtam ug medyo dag-umon nga kalimutan, ubanan sa hinay nga pag-ulan. Kasarangan ngadto sa kusog nga huros sa hangin gikan sa anyanang sidlakan, ang mangibabaw sa Mindanao ug gikan sa habagatang sidlakan mohapak sa ubang bahin sa nasod, samtang ang dagat sa kabaybayonan niining mga dapit makasinati ug ayaay ngadto sa pagkabaloron. Ang adlaw misubang sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 6 ang takna sa kabuntagon. Ang adlaw mosalop sa may alas 5:54 ang takna unyang hapon. Ang bulan misubang sa may alas 12:22 ug samtang mosalop kini ug ma sa may alas 1:23 sa kadlawon. Ang dagat motaog ug magiladmon nga 0.83 metros unyang hapon sa alas 1:45 ang takna sa kapunon ug munas kini sa may alas 3:30 sa kadlawon nga may negative 0.02 meters ang gimabon. Ang dakbayan sa Iligan o Northern Mindanao kung adlaw adunay temperatura nga 25°C. Dag-umon o pangunurun nga kalimitan ang makit-an sa dakbayan sa Iligan kung adlaw, samtang makatagamtan kita o mga pag-ulan matagkaroon o gunya labi na unyang gabi. Busa, ayaw pag-usik sa panahon kay kini Bulawanon. Kasama mo sa weather update at yun ni Manny Salibay, tatak Arunan. Nationwide, straight to the point. Rabil Emborong at Attorney Manny Salibay, so straight to the point. Okay, Kuya Ramil. Okay, sa ito ang pagparayo. Ang
Clinical depression crossing. Mahina na ni dili na kay ni kwan. Usog na kwan. Padulong ni sa southern na Palawan. Clinical crossing. Usog ni mo gawa sa sabi dili sa to aga nasod. Pero samtang kita makasinati gapon karon ato makita Rio sa dakbayan sa iligan nga alumom. Alumom ba dugalan kita karon. Oh ni dili kita mo kumpiyansa labi na to as kabukiran. Do pangpang delikado sa mga pagbahili sa ato ang yuta. So, panahon nga ingon ini basta sa gunson nga kwan, sa gunson nga ulan. Bantayan din ato kanunay. Mga estudyante labi na naa sa kabukiran ug mo tabok pag mga kasapahan ug kasubaan pagbantay-bantay sa tubig karon. Kay basin unya ga mabanlas, mapil magabanlas kung mo dako ang tubig da sa mga kasapaan ug kasubaan. Bantay gyud, safety first. Okay, sa dosika ng bayang karbunta, mga kasama. Naliwala sa pagpaningkamot sa simbahan, aron pagpangalap o daghang pirma, aron babagan ang pag-operate sa kasino din sa dakbayan sa Iligan, aduna ba'y posibilidad na mulampo sila sa ilang mga tinuha. Straight to the point, Ramil M. Borong at Attorney Manny Saliban. Straight to the point. Oras, mga kasama, tatak alas 29 sa buntag. Kiriga oras, kandun sa patigwa sa news tablet. News paspas ginawa iwas hawa. RMN. Abi nako, epektibo nang naandang tambal sa akong anak. Abi nako, naayo na si bunso. Apan upat kaadlaw ng iyang sipon. Mami. Abi nako, samot na nudugay ang sipon sa sayop na panghuna-huna. Dali na sa pambatang Niazep with Centamex formula. Doble kusog na mapaayo sa gibati. Sa Niazep, ang sipong upat kaadlaw. Ha, kaadlaw na lang. Thanks, Mami. Pambatang Niazep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold out varies from person to person. Phenylephrine, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of Niazep. If symptoms persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo, na di magpabago at kahit na anong pagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villarni, nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanep ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. DDDXIC. Tatak. RMM. Ang straight to the point, ginigipaluhan sa matiguha sa pinakakusug herbal capsule, ang Zyrtox Plus herbal capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwantang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy, tigwantang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopalig-on sa mga vital organs, epektibo alang sa kabuhi, ulcer, sakit sa likod, insomnia ug dili regular nga pagpangihi. Gipamatud-an kini ni Chidorica Villasorda, sekretary sa Senior Citizen Chapter 4, Linamon, Lanao del Norte. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Chidorica Villasorda, sekretary sa Senior Citizen Chapter 4, Linamon, Lanao del Norte. Siyam nakatuwid ang tos kong sakit na kabuhi, ulcer, sakit sa likod, insomnia o dili regular na pagpangihi. Sugod nga itong aging tuig, dasigi kong singot ang bugnaw. Nakatungo ko sa radyo, may tungod sa G-Detox Plus, ng palit dayon ko. Akong namatik dan nga naayo akong sakit. O karon may na akong pagkatulog, ganahan akong mukaon, o lansik na akong lawas. Salamat sa G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Pagsugod pa lang sa buntag, nisi na. Ug pag-share sa Coca-Cola. Aron nagtibok adlaw nimo, good vibes. Oy, imong isi na. Si kinsa man ang imong hatagag kalipay karon? Malipayong pahinumdom gikan sa Coca-Cola. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumauti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, malate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc.
Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa turin, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga! Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the number one energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Boss, late ko. Oo. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na, simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen. Huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-Decolgen ako! Pwede na kumo! Boss! Grabbing sip-on Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbonok si Day, nagbonok si Day, 3-1-3-1. Limang piso lang, kay linis kay bangon ang labatan ni Day. Limang pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fabon, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Magbonus ka Day, magbonus ka Day. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang! Abi na ako, epektibo ng naandang tambal sa akong anak. Ach! Abi na ako, naayon na si Bunso, apan upat kaadlaw ng iyang sipon. Mami! Abi na ako. Samot na nudugay ang sipon sa sayot na panghuna-huna. Dali na sa pambat ang Niazep with Centamex formula. Doble kusog na nupaayos sa gibeti. Sa Niazep, ang sipon upat kaadlaw. Ha, kaadlaw na lang. Thanks, Mommy! Pangbatang Niazep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold out varies from person to person. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Niazep. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang tinda ng pagkata. Drink responsibly. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. May rakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na say Myracuff Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracuff. If symptom persists, consult your doctor. Pag-inibig ko sa'yo, na di magpabago at kahit na anong tagyo, kasama ko kayo. Sentya ganyan po, alaga kayo, may hanap buhay po. Si Cynthia Villarney, nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Niozep, 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Niozep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Niozep, paspasgin hawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Niozep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolo, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1 RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number 1.
Chersan, Iligan, Pangadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legaspi, Masbate, Ormo, Tugiganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Libo Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak RNN. Straight to the point. Okay, sa ito pa rin, Dres Paragoban, sa turban sa straight to the point, ito sigaw ng bayan, karabong tag, mga kasama. Kaliwala sa pagpalingkamot sa simbahan, aron pagpangalap, pagdagang pirma, aron babagan ang pag-operate sa kasino din sa dakbayan sa Iligan, adun na ba'y posibilidad nga mulampo sila sa ilang mga tinunga? Rabil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. O na, sa di panatunay para yun ang itong mga kawani niya sa Treasure Steel? Kumusta ho na to? O pat nakabulan na walay sildo-sildo? Pastin lang Treasure Steel, di patalo mo tanaw sa kahintang sa mga mamumuo. Kung nga gusto mo nga mulambo mo, palambuha po din tao ninyo ang mga tinabanti ba, ang mga mamumuong ordinaryo. Ang kamo taon para mabuhi mo, buhi at taon ng upas. At ang tawata siguro din eh. Ang itsa rin na, at ang higala si Mr. Frank Bangga. Matabangan sa mga kayo sa ako na lang. So, pag huwag kusog, wala na eh. Huwag na may upaunang ano eh. Ano mo ang damo, kung patay na ang kabayo, wala? Lagi. Buhi ang mabuhi gani, buhi on pod. Ano ba? Buhi ba? Taga-3-3. Ito mga kawani diha, nga huwag sumusuldo. So, nagkagupat ka bulan. Kabulan. Kisa mo yung pasalig, kami pa utang. Tapos ito lang, ito mga kaswal, Risa, ito ang lokal nga programhanan, o lang Japan. So, at yung manabot yung taon ninyo. Trabante na ito. At yung manahin taon. So, pastilan. Ito, 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 kasi posible ito, stress or steel, ba't ito nga, doon ito'y, posible ang dihan na pita? At ito nga itong telepon, kung doon na ba ito'y kasulbaran? Doon na ba ito'y giingon nga, huwag yung magkakuan, daw sa doon ay, pagbabag sa mga security guards ba ito? Mati ko baka sulod doon ba? Investigators? Mga investigator na ito, nang ilan sa Station 2. At alamigitan na ito maong shooting incident. So, so, wala yung gitaguan. Pasod doon na. Wala yung taguan. Anong kwantang, anong mga babagan. Di ba? O ikaduha, ang kwantid, ang kahintang sa mga mami mo, kinahanglan tagad o pagtagad. Sa ako na lang, mga pamilya na. Wala nga mga anak, posibleng makaundang, kaya mismo pamasahe. Walay matunol ang ginikana. Kaya, magsalig lang yung taon sa utang. Wala nagsalig sa sweldo. Nabuhi na lang sa utang. Wala mabuhi sa sweldo. May buntag diya kang layo o nabi sa diya sa Buroon, barangay Buroon. So, inana ang kahintang kuya, inani ng mga, kuan ba, inani ng mga talanaon, luoy kayo ang mga mamumo, nagkasigig trabaho niya, walay sildo-sildo. Okay, at ang tawagan na niya, Treasure Steel! So, pastilan. At ang tawagan na itong kuwan na niya, ang human resource niya, no? Ang head, si Mr. Frank Bangga, pabagyapong karon, mahinautang, mahatagan niya sa pagtagad, ay ma-follow up niya, o, doon ay ikasuldo sa nagkagupat kabulan. Loo yung taong kayo tumatrabahan tiriha. Gingan lang ito ng treasure steel. Dagan treasure niya. Ipaambit ko na sa iwan sa mga mamumuha. Kanang treasure ninyo niya. So di pa kumalimo sa namina ro si Lolo Minisit diha sa kuan. Mirila. Mga siling ni Lolo Minisit. Palihan lang posid dito sa kumpinianan dito sa kuan. Tubod. Alam sa ito mga sa siling niya ni Lolo Minisit. Importante kayo. Iwa na makita. Nigikan pag at pang anong lunes ang tut karon namina ron si Lulu Munisit diya sa Mirila. Importante kayo proceed dito kung may mo karong buntag dito sa ang gingharian diya sa tubod ayon pagtaminaw sab kang paring Marine Silvan namina karon. Okay, sa ito mga panayang taliwala sa panikamot sa simbahan, papangalap pag daghang pirma aron babagan na pag-operate sa kasino din sa Dakbayan sa Iligan, at doon na ba'y posibilidad? Gabulan po sila sa ilahan mga tinguha. Paminautag, ikan sa pamahayag sa RTMGPD. RTMGPD, pinagi ni Ronald Lara, nagtuong dili paigo ang gihimong lakang sa simbahan aron himpit nga mababagan ang pagbutang o kasino sa Dakbayan sa Iligan. At ang paminaon, kasama mo sa pamilita, Jenner Cabandal. Tatak RNN Investigative Report.
Nagtao si Mr. Ronald Lara sa Ranao Tribe People Movement for Genuine Peace and Development o RTNGPD nga diniigo ang signature campaign nga gibuhat karon sa sibahan aron mapakgat ang pag-operate o kasino dinhi sa dakbayan sa Iligan. Matod pa ni Lara, bisan gani sa mga dakong syudad walay nabuhat ang sibahan aron mapugngan ang pag-operate niini sa samang kalihukan. Gani sa mga ni Lara, dahil sa dili magmalampuso ng sibahan sa ilang tinguha nga pakigbatugan ang nasampit nga lakang. Alang sa ilang grupo, dili nila suportado ang pagbutang og kasino sa syudad tungod bisan pa man matod pa maka-attract kini sa turismo apan dili kini productive sa pagmugna og trabaho alang sa mga Iliganon. Ilang tanaw, dili po din na na kalawin mo mong information kung ang initiative karon sa church sa ilang pag-again sa plano na pagpukod o kasino dili sa pagbayan. Pero sa ilang tanaw, among nakita na dili pa po din na na kakusog ang initiative na dibuha sa church para makaingon pa na mag-successful sila para po kita na to sa ingon ana na mga kahintang sa lain-lain ng mga syudad sa Pilipinas, mas labaw pa sa petition signing o sa pagpahibalo sa kahinunan o sa media ang gimo sa mga sectors na against sa mga proyekto na sama ni Ani na ganaiba na magpikit, mag-mess up, etc. No? So sa pagkakaroon, sa panahon na ito, dili pa yung ana kakusog o ka-known ang initiative sa church, no? Para makaingon ta nga, enough na kami para matugman ang initiative, labi na nga, supported kini sa atong nabalaan sa dagkunan ng mga officials dili sa atong dagbay. Sa pagkakaroon sa level sa ilang initiative, murabili pa na enough para makaingon ta nga mag-successful sila. Siguro, may chance of success kung mas labaw pa na ang ilang buhatan. Sa mo on side, no? Dili ni, sa general na pagbilang tao at face value, dili ni supportive, no? Sa ito yung pag-establish sa kasino, no? Dili lang tungod sa moral considerations kung isuli ginagi sa church, pero para sa mo pa. Kinuusang i-argument ni sa mga proponents, no? Kusa ni economic project, no? Para ipalagsik ang ekonomi ng dakbayan. Pero para namo, dili man good kini siya ingon ana ka productive na economic activity kay mag-rely lang kini sa service o usually ang maka-benefit ani ang mas mag-enjoy ani kadto man medyo arangan o arangan gid sa atong katilingban. Kung binipisyo sa medyo ubos-ubos ng hotel sa katilingban ani in which diha ang bias ang organization dito man sa mahimong mga trabahante. But then again, para sa amo, dili man good kini siya kung mahingag pagpapusog sa economic activity sa kadakbayan o sa kalugar, dili mo ang ligon na pamagi sa pagpakusog tungod kayo nagtuo kami na anaha sa pagtukod ng industriya o mga economic activities na productive, no? Productive yun, nakaproduce ka o goods, etc. Madili lang simpleng trabaho ang inyong ipproduce. Diba ang anong bias na sa among unang tanaw, na hindi naman tayo sa pero sa among unang tanaw, dili mo supportive sa inunana. Of course, appeal na itong moral considerations sa ethical issues sa pagtukod ng kasino. Ang tingog ni Ronald Lara sa RTNGDP na rinabi sa Radyo Munition Y. Kasama mo sa News Center, Gisner Kabanday, Tatak Ayunen. Radyo mo, Nationwide, straight to the point. Okay, si Kanto sa RTNGDP, pinagi ni Ronald Lara. Dili yun natin susamang kaintang pagtukod o kasino. Ang magkahatag o kalambuan lang. Kung hindi ang pagtukod, gero industriya. 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 Pagpalambo sa industriya. Okay. Hindi ang pagpalambo sa pasugalan. Kalabig kita na rin itong ikwasap, itong pagminaw sa nato ang pamahayag, no? Gikan sa toang kongresista sa Luzon District, Congressman Vicente Barf del Monte. Fairness sa tagiya sa hotel, si Dodo Alimanya, nga ingon niya nga doon na ikonoy go signal sa obispo. So obispo ang pinakataas nga opisyal sa pare, no? Kana iya yung isulti ka na ako diri sa ako panimalay. Tungod ingon po niya nga maabri ko noong kasino, iabangan ko noong iyang building ng kasino. Okay, muna kagahapon ang ayaw ng rigyan na ningkamot yun na mahinabi ang atong obispo. Linawas yun, gibisitahan gini dito sa Bishop's House kagahapon. Para matawagan, may number di bilin. So, manikamot lang ang makuhaan at pamahayag din si Bishop Elinito Galido o usab mismo si Mr. Dodong Alimanya. Kalambigitan usab din ni kay gibutay ni kagahapon ni Father Nasir Saragusa na dili tinuod ang gisulti ni Congressman. Pag-inaan na ito, babalik sab. Dinisat na sa
matupan ni Father Nasir Saragusa, ipaklaro nga usa lang ka consciousness awareness ang ilang pupangalap o daghang perma aron sa pagbabag sa pagpatukod o kasino. At ang pabinaan na detalye din ka sa balita ni si Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Matawag lang ang consciousness awareness ang gipahigay ng signature campaign. Mauki na ang gipaklaro ni Father Nasir Saragusa, ang spiritual director sa diocese ni Council of Leyte. Gani matupanin nga diri masayra na kung unsa nga retinuod ng panlantaw sa wang katawan o kung hisgutan na ang mga sugala din ni Sirakbayan. Hilabi na karon ang plano nga mupatukod o kasino. Ang ato lang batang gibuhat, isa-pisa lang itawag o consciousness awareness. Kung gitanaw na ito kung ang mga tao, nakakita ko ba sila sa itawag na ito, the evil behind gambling. Nga karon nga tatagan pa ta sa signature pag nagkaroon sa galiti na gani kung gusto sila musignay natay wala na kasi lang nasa pagkita na ko consciousness awareness dugang pa nga ang ilang himo nga signature campaign isa lamang nga kapamaagi nga makita nila ang tinuon nga panlantaw sa mga katawan gubikan kay nagtuusan sila nga dakong porsyento sa mga katawan din sa iligan ang mga duna usab og sugala pero na consciousness awareness na siya Chris and usab gyud ang panlantaw sa pagtibuk katawan pero umiminta usab ay baraganan sa pagtibuk sa simbahan usab ay baraganan matugina matunod sa pagtuo matungan hining pagtuo matugina matunod hining batasan at pagpanagal na ipailan natin na ito yung batasan pagpanagal o hindi siya nakasubay sa batasan sa gusto sa Ginoo lang nato. Pagkaunta, pinaagi sa pagpagpagpaho. Bili kayo makakaunta, pinaagi sa kahagos lang tao. Matuta kung ang tao maanad na sa sugal, dalag ko na sa tao nato sa naing batasan. Ang tingog ni Father Nasir Saragusa, ang Spiritual Director sa Diocese and Council of Leyte, ang hinabi sa radyo nationwide. Kasama mo sa St. Vincent Ferrer Parish Church, Jessica Rings Kinabato, Tatak RMN. Platyo mo nationwide, straight to the point. At yung matitingin sa itong kura paroko niya sa St. Vincent Ferrer Parish Church diya sa Suarez, si Father Nasir Saragusa. Sa lain dahil atong kongresista, si Congressman Bart Belmonte, nag-tulang yod na ni hatag na pagtunggat ang obispo tungkol sa ginawatan niya pamahayag ni Mr. Dodong Alimanya. Pagsulti niya nga doon na ego signal gikan sa obispo nga mapadayon ang pagpahigayon o pagtukod nga ng aong kasino din sa simpleng bahin sa itong dakbayan siligan. Pag kung atong tanawon ang maong kahintang sa pagpakita nga ang mga pagtukod sa kasino, doon na ba yung mga kwanto ba na naka-kwanto ko ya? Kasi makalapas po ng mga certain jurisdictions, labi na sa doon sa simbahan, doon sa paskulahan, doon sa... Di na rin yung sentro sa itong dakbayan. So, kaya ka ng pagtukod sa kasino, kuya, pwede mo na, labi na kung palamboon ang kwanto sa lugar, sama sa buroon, naman tayo tinagopos na. Pwede rin po tinagopos na sila. Mahantong dito ang mga dito gud ang mga gamblers o kanang mga magligaw-ligaw na gustong mag-usik-usik ilang nga kwartag sa lapi ala adto dito sa kwan. Ito pero sa simpleng bahin labi na yan ang mga dapit diyan ang mga estudyante mga kita gayud. Labi na ang pagtulon-an ni kuya nga mahimo isa okay lang ang sugal. Maglingaw kita, oh di ba? So mao kana ang silikwat nga kintang nga mapakita sa mga estudyante labi na diyan ang dia dunay mga ilaman ka mga panda eskwilaan, labi na diya sa Lasal. Dool-dool ra. Sa Rabago area, dool ra Gihapon. O gikan po sa atong St. Michael's Cathedral, makita mo na. Mayingin pa na dool ra Gihapon. Mauna yun, ang atong iparingoha gudon kay, kung pa, ang ato ang obispo nga makahatag yun sa mga pamahayag kalabot usab ni ini. Oga, pamilyang sa nato kagahapon to itong pamahayag ni Kwan? Father Nasir, kalambit ito sa gibuyan niya pamahayag ni Congressman Bart Belmonte. Oga, doon ay reaction si Father Nasir kalambigit nini. So, okay, di pa pwede makakuha na itong obispo, di pa pwede mahinabi, no? Agi-suwayan itong kontak karon ang... Pero ka kuno sab katuod sab kana sa obispo sa labi na ko sa iyang jurisdiction nga mapagawas siya og katikimin kun aramil but pasabot kun unsay iyang panglantaw sa mga issues nga mutumaw sa iyang jurisdiction sa iyang gidumala nga diocese
huwag mo luwat ka na siya pamahayag, pinagi sa usa ka written nga kuan gyud open letter ba nga ipahayag nga to sa mabasa sa tanan sa kuan gyud sa publiko. No, og unsa gyud iyang kuan pamahayag. Pamahayag muruganan kalambo dinhi nga to karon. Medyo init nga isyu. No? Pag tukod og pag-operit og kasino din sa Dakbayan sa Iligan. Sa kung atong kuan sa mga sa side usap sa mga magkapatigayo, kuno lang ingon nga dugang kuan sa kini. Dugang investment o ganun ka nga maangkon nga buhis si Karon Sab sa kuan o gikan mismo sa mag-operate nini alang sa ato ang syudad. Samtang sa laing bahay nga ato usab ng mga membro sa konsiyo sa Dakbayan sa Iligan ni patlaro nga makahatag igunigugan na kalambuan sa Dakbayan sa Iligan. Muna nga nakabindin nga no objection para resolution. Muna ito pending. O, pending nga motion para sa maong kahintang nga ipa imuun ko yun ang usa ka kasino din sa Dakbayan sa Iligan. Din sa Dakbayan. Kanang giingon plan sa Alemania. O, niya, si Mr. Dudong Alemania karon wala din sa to ang Dakbayan sumapa sa kasayura tunay po sa pan maninguha ta nga makahatag sa CCI ang mga pamahayag kalabot ini. Kagahapon si Father Nasir. Father Nasir at paminaw ng iyang pamahayag kagahapon sa iyang pagtawag din sa atong tulungan din sa dito na sa second portion. May munta ka manager, may munta ka turnay. May munta ka doon. Kasunod ko sa itong inyong mga interview na itong ipasubi itong pagpuntam sa kasino sa Iligan. Yan na doon ako nga, bingo na itong congressman. Nga, bingo ko na ang tagiya. Nga nga itong alam itong mismo, bingo ko na ini. Usap ka bakak na nga pagsupatamahaya sa kahinginan. Ang itong mismo, wala yun na tungkot na ini. Ang tinaw na ini, ang mang nagpahilo na sa kasino sa Iligan, nag-istorya sa obispo. Pero wala bingot ang obispo nga padayon sa imo ang panguna-una. Itagaan lang siya o kagawasan loon sa iya ang panguna-una, pero kapalos siya nga ang baruganang simbahan hindi tumutukot sa sumal. Pero wala naging ang obispo, yung buon, wala. Obispo, mas maayang patingali, mas wala. Pero ako may nagdala sa Council Valiti nga mo'y nagtingog sa mga religyoso sa simbahan. Kami gayon tapos ganon, namiingon ang obispo nga upadayon kami sa mo ang tinuha. Kapalo siya nga kini among ibarugan, mo kinapagtulong ng simbahan. Huwag yun tingon ang obispo nga may uyon siya nini. Bro, naiyukan, naiyurasyon rin. Moto si Father Nasir Saragosa. Kagahapon may contact kayo sa patuyo. Pasumpay na itong iskuta na ito kagahapon sa bog. Karoon na ito nang iparayon. Wala, good. Mamahayag ang obispo nga mitugot siya. Matod pa niya. Matod pa niya. So, mula gina, moto ka ng bigit niyo, doon ay gipaygayon nga pagpangalap o daghang turma ang babagan ang maong pag-operate sa kasino. Magpatayo ni Karoon. Matod pa ni Father Nasir Saragosa. Ang usap kini, alayon kini sa gilatid sa ito ang Batakang Balaod, Article 3, Section 4 nga nagnayon Kuya Ramil nga no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. So muna ang gilatid sa itong Batakang Balaod na wala gayon makababag nining maong mga katungod. Ang katungod sa pagpadayag sa hinahuna, katungod sa mga tao nga mo malinawon nga magpetisyon o nga mag-assembly lang sa pagpadayag sa mga kahiwian sa gobyerno o sa usab nini mo na ang gihimo sa mga kaparian karon ang pagpangalap o perma alayon sa Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Sarana. Sarana, Juan Pia. Exercise. Niya pagyapunta sa kuan ba? Demokrasya. Demokrasya man. Kuan na. Ganasun. Direta sa reaksyon. Para na mo, sir. Magabatan on. Okay raman na naay kasino sa Iligan.
dako na siya o katabang nga mabibo ang syudad o daghan makatrabaho ng mga batanon. Gikan to sa 0906-732-8927. Ang tao, gikan usab sa 0916-115-6520. Good morning. Para magmalampuso ng tumong ko ng ulo sa mga kasimbahanan, sab, tibok, religyoso, dili lang katoliko, Muslim man o Christian, basta magkasinabot, dili imposible nga magmalampuson. Mm-hmm. O, to, basta magkahiusa lang ko, no? Ang tanani. Okay, mo to, yung mga reaksyon na itong gitagas pataga din sa itong tulumanan. Samtang, karo tataod, no? Sa second portion, amoy parayon eh, ilabi na matipas simbahan mo walang portion sa pagpakgang sa pabutang o kasino sa dakbayan. Kung hugot ang pagsuporta sa tanang katoliko sa syudad, matipas ni Miss Violeta Gloria. O, kausap siya tunay niyo sa Ragusa. Ni padayag nga, pabuto na lang, una, ang ipagawas ng pamahayag sa obispo. Isip, siya sab, ang legal counsel diocese of Iliga ni manalaban Leo Montalban Saragusa. So uriya, maningkamot ha makadunusap sa mga pamahayag, no? Balik na to sa simbahan, nining ato ang disgutan karon. Mao lagi siya nining maong kahimtang dunay clash nga nahitabo ang legal versus moral tutanan. Kung legal ba ay walay kuan ay walay question kaya ay question pagkor to na muna sila kuan gud enabling law nga naghatag kay like, pagtugot magoperate og mga pasugalan dinhi sa atong nasod sama sa mga luto outlet kuno sa pagkor Philippine Gaming Corporation nga magkuan og mga susama niini nga mga kasino nya usab. Mao lagi nga isgutanan usab nga moral ang tan-aon kung kini makahatag ba og espirituhanong kini kwan ba tunay dili plano espirituhanong gabayan tuhanong gabayan espirituhanong gabayan sa mga lumulupyo sa usa ka lugar o di ba usa ka lalawigan dakbayan munisipyo nga mahilang bigit nini nga maong umabutangan nini maong mga isklase sa business. Di ba? Patigayon. So, mao kini ang isgutanan gayod nga kanina gayod nga nagasumpaki mao nag-iingon nga dili tanan nga legal, moral. Kaya napay ingon nila nga tanang moral, legal. Dili tanang legal, moral. So, mao lagi na bisag unsa pa man ang manghitabo mao gayod kana mo patigbabaw gayod ang panglantaw sa usa ka tawo kun unsa gayod ang maayo alang kaniya ug usab ang iyang gitan-aw nga maoy kabubuton sa buhing Dios. Eh yeah, reaction. Ah, matubod din ni sini. Basta ako na sir, ha? Basta kasino. Naapod daghang sindikato ana. Good morning. Sugal na naman yun ang mga usahay sa Umato kag Las Vegas. Atong isgutan ng Las Vegas to dito ang mga may laki. Ito ang mga may laki dito sa sugal. Bisa sa muro pa diba? Naatanan. Adiha ang prostitution. Magkwana ko ya. Ang illegal drugs, prostitution, mga tikasan. Nakamahat na manikas muna ko ya. Walay mag... Okay, at tayo para niya, second portion sa itong tulumanon sa Straight to the Point. Pabutaan, masuro ko hanay sa mga balita gikan sa kauluan ng Ayan Minis Sun White usab ang Ayan Minis Diretso Balitang Iligan. Balik tayo niya, second portion o bandiya po na ito ni Manny Salibay. Oras atak, alas 22 na sa buntag. Atak, RMN DDDXIC Atak, RMN Transition Commission. At tatapilang din ang aming pangkat yan ng iyong communications group. COMELEC iimbestigahan ang reklamong paggamit ni Pinoy ng pamimigay ng PhilHealth Cards para kampanya ang Team Pinoy. Headlines. Balit ang business sa civil. Headlines. At iba yung dagat Chinese military, tinangging sila ang nasa likod ng serial ng cyber attack sa Amerika. Pagsasarang boses,
Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP hotel because you are a VIP. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, masilundong at mapablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People's Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandiyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Bonisarano Avenue, Quezon City. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number 1, DYRI Iloilo, number 1, DXBC Tama, number 1, DXRC Zabuanga, number 1, DXCC Cagayan de Oro, number 1, DYHB Bacolo, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1 RMM. Pinakamaraming nakikinig RMM. Pinakamaraming natutulungan RMM. Pinakamaraming advertisers RMM. Pinakamaraming number 1 Jensan, Iliga, Pagadia, Vitolo, Cotabato. Pinakamaraming himpila, Naga, Baguio, Tagupa, Diga, Lucena, Kawaya, Legazpi, Mas Bate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Vitolo, Malay Bala, El Zapis, Sursugun, Butuan, Canibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak, RMN. Itong pansin pagsak sa kaposis, Buhay Pilipinas. Po na Webes, February 21, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DOHP 612 RMN Cebu. PXKR 639 RMN Coronadal. EWDY 1107 RMN Kawayan. At PXOC 1941 Osamis. Live din international by www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Tumbok mga kasama ng bagyong Crisaya ng Southern Palawan. Ayon sa PAGASA, huling namata ng bagyo sa layong 450 km silangang kanlurampuran sa Buanga City. Natili pa rin nasa 45 km per hour ang lakas ng hangin niya at gumagalaw pa kanluran hilagang kanluran sa bilis ng 15 km bawat oras. Sa ngayon, tangi sa Southern Palawan lamang nakataas ang public storm signal number 1. Rosan in alerto na mga residente sa mga posibleng itulad po ito tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maging katamtama naman hanggang sa malakas na ulan pa rin na mararanasan sa Calabarzon, Bicol, Mindanao. Ang babala po ng PAGASA, huwag munang pumalaot ang mga mangingisda sa seaboards ng Northern at Southern Luzon. Ngayon din sa Eastern Seaboard sa mga ng Central Luzon at Visayas dahil sa inaasahang malalaking pag-alon. Kumampa na mga kasama sa isang at 500 pamilya ay nilikas dahil sa pagbaha sa 10 barangay ng Valencia City, Bukidnon. Ibunsod po na epekto ng bagyong Crisaya na humahagupit o humagupit sa ilang bahagi ng Mindanao. Pati sa Talanan City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot din sa 12 bahay ang natangay ng tubig baha. Kasalukuyang natili sa 8 evacuation center sa mga biktima sa nasabing syudad. Magugulitan nangyari ang forced evacuation na umapaw po ang tubig mula sa Pulangi River. Sa ngayon ay isa ang night alang nasuwi sa bagyong Crisaya habang 4 na sugatan at isa ang nawawala. RMN Nationwide Report. Salvage operation sa USS Guardian muling natigil dahil sa bagyong Crisaya. May live report si Penny Sabando. What's RMN Palawan? Hindi natuloy ang salvage operation sa US Navy Manchester na USS Guardian sa Tumabaris dahil kaya bagyong Crisaya. Base sa interview ng Radio Mundo Nationwide Palawan kay Commodore Efren Evangelista, Commander ng Philippine Coast Guard District Palawan at siya rin Chief ng Task Force Tumabaha. Sa ngayon ay masyadong malalaki ang alon-anya sa lugar kaya hindi masimula ng actual salvage operation sa nasabing barko.
Bukod dito, tiniyak na Mara Philippine Coast Guard na sakaling gumandera ang panahon sa lugar ay itutuloy ng Just Control 25 ang preliminary salvage operation sa sumadsa na barkong pandigma ng Amerika sa Tabataka area. Liban dito ay dinagdag na rin ni Evangelista na sa kabila ng pagkakaantala sa pag-alis ng nasabing barko ng Amerika ay hindi pa rin nagbabago ang plano ng salvo team na maalis sa lugar ang USS Guardian bago dumating ang Marso 23 o sa susunod na buwan. Kasama mo sa DWIR Arden Palawan, Benny Sabando, Papa! Sa iba pang balita, mga kasama, plano dinugpon ang Sultanate of Sulu's International Human Rights Organization ng hakbang ng Malaysia na magpatabad ng food blockade laban sa mga sa 100,000 mga Pilipino Muslims na nasa Sabah. Ang Sultanate spokesperson Abraham Edgirani malinaw na paglabag sa karapatan ng mga miyembro ng Sultanate Royal Army ang hakbang ng Malaysia. Naharangin po ang mga supply ng pagkain para sa mga taga-suporta ng Sultanate. Una rito, nagbanta na isang Malaysian official sa grupo ng mga Pinoy na pumasok sa isla ng Sabah na huwag ubusin ang pasensya ng kanilang pamahalaan. Isang pahayag binigyan din ni Home Minister Datuk Sheri Hishamuddin Tan Hussein. Nakahanda po umano ang Malaysian forces na idepensa ang soberenya at seguridad ng kanilang bansa. Sa ngayon ay patuloy ang paipag-usap na kin-administration sa grupo ni Sultan Jamalul Kiram na umalis na sa nasabing isla kung saan bigan na maito ng hanggang Biyernes. Nagpalabas si Pangulong Aquino ng Executive Order para bumuo ng support group na tutulong sa Transition Commission para sa Bangsamoro Framework Agreement. Mismo ang kinumpirma mga kasama ni Presidential Communications Operations Office Secretary San Nicoloma. Interview ng RMN kanina umaga. Ang Nicoloma ay natasan ng EO37 ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan para bumuo ng isang grupo na tutulong sa Transition Commission kung saan kabilang din ang Communications Group. Nagpalabas na rin ang ating Pangulo ng isang Administrative Order number 37 kakamali na inaatasan ang iba't ibang kagawaran, iba't ibang mga miyembro ng gabinete na bumuo ng isang support group na tutulong dito sa Transition Commission. Susuporta rin ito doon sa Transition Commission at kabilang din ang aming pangkat dyan. Ang Transition Commission ang babalangkas sa Bangsamoro Basic Law na ipapanukala sa Kongreso para maging ganap na batas ang Bangsamoro Framework Agreement. Iniyak naman mga kasama ni Comelec Chairman Sixto Brillantes na imbestigahan ang reklamo hinggil po sa Manoy. Paggamit ni Paolong Noynoy Aquino sa PhilHealth para sa kampanya ng Team Pinoy para sa May 13 midterm elections. Magamat mistunay pinagtanggol ni Brillantes ang ginagawang pamamahagi ng PhilHealth ng Pangulo ay nangako ito na gagawa ng kaukulang hakbang. Una rito personal na iniabot ng mga opisyal ng pamanakayat anak Taoist Vice Chairman na si Fernando Hicap kay Brillantes ang ganan ng liham ng reklamo kaugnay sa nasabing issue. Ay po kay Fernando Hicap, isinasabay ng Pangulo ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mahihirap bilang nilinaw naman ng grupo na hindi sila tutol sa pamigay ng Pangulo ng PhilHealth Card, ngunit kinikwestiyon nila ang timing nito dahil isinasabay-an nila ito sa pangampanya. Huwag na ito, kinwestiyon din naman ng grupo ang pagsama ng Pangulo sa kampanya ng Liberal Party. Ayon kay Hicap, sa halip na pagtulan ng pansin ng Pangulo ang gawain at tungkulin niya bilang leader ng bansa ay mas inuuna pa niya ang pangampanya ng kanyang mga manok. Nationwide Report. Ang militar naninindigang ekstorsyon ng motibo mga kasama ng pagsalakay sa plantasyon dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa bayan si Alvin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Naniniwala ang militar na paninisil at pagbigay ng Revolutionary Tax ang talagang motibo ng People's Army kung bakit nila sinalakay ang Del Monte Philippines Incorporated o DMPI sa Cantilis, Manila, Fortich sa Bukidnon, Martes ng gabi. Sinabi ni Lieutenant Colonel Eugenio Cias de Ford, spokesperson ng 1st ID Philippine Army, na tawa na mga kasinungalingan na mano ang hinihayag ng NPA na environmental concerns ang kailang motibo ng kailang pag-atake sa pagpupulong ng militar, PNP at ng management ng Del Monte, namin umano ng kumpanya, na mayroon sila mga natanggap na extortion letters mula sa mga NPA. Ngayon, wala ko naman sa kanilang palisiya ang pagbibigay ng tinatawag na revolutionary cuts kahit noon pa.
nagpalabas rin ng official statement ang kumpanya kung saan inahayag nila na hindi nila alam kung bakit ito ginawa ng NTA dahil 87 years na muna sila nag-ooperate sa nasabing lugar at maaari na may sila na marami muna sila nabigyan ng kabuhayan. Mas pinalakas na rin yun ang ng kumpanya ang pagbibigay seguridad sa kanilang empleyado kabilang na ang plantation at kanilang family. Samantala, may nahuli na rin ang kapulisan na dalawang member ng NTA at inamin naman ng nahuli na kabinang sila sa mga responsable sa pagsalakay. Kasama mo sa DXCC sa Gayan de Oro, Alvin Salirin Tapas, RMM. Philippine Embassy, tiniyak naman na lang sa maayos na kalagayan po mga Pinoy inmates sa Brunei. Sama natin sa balita live, Joyce Adra. RMM Report! Binisita ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa Brunei na mga Pilipinong nakakulong doon. Bukod sa pag-update sa kanilang mga kaso, dinalan sila ng mga pagkain at mga personal na pangailangan ng mga opisyal ng embahada. Tinayak naman ng Philippine Embassy officials na sa maayos ng kalusugan ng mga Filipino inmates sa Gerudong Prison. Sa ngayon, 10 Pinoy ang nakakulong sila sa Dumapitan sa Brunei kung saan 5 sa mga ito ay babae at 5 ang lalaki, 2 rin na Pinoy na lalaki ang nakakulong sa Maraburong Prison. Kasama mo sa ang DOH ay nagbabala sa posibleng paglobo ng tinatawang leptospirosis at dengue sa mga binahang lugar. Tama mo sa balita si Angel Rogelio. RMM Report! Muling magpaalala ni Pamela Tan sa mga sinalanta ng Bagyong Christine, partikular na ang mga nasa Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, dapat ay mag-ingat ang mga binaha sa sakit na leptospirosis at dengue. Ilang sa mga binahang lugar doon sa Bagyong Christine ay Davao del Norte, Tagum City, Pampanga del Norte at Ipolog. Sinabi ni Dr. Tayag na kung hindi naman kinakailangan ay huwag nang lumusong pa sa tuwid baha. Palipanapis siya na kapag gumupa ng baha ay agad linisin ang mga lugar na maring kamugara ng mga lamok. Igitan ni Dr. Tayag na posible na sa mga susunod na araw ay lumugong buli ang bilang ng mga tinama ng leptospirosis at dengue sa mga nabanggit na lugar. Kaliwanag po nito na kalinisan pa rin ang pinakamabisang armas upang makaiwan sa namapuri ng sakit. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, PXL558, Angel Ranquillo, Atak at NM. Campaign speech sa dinupang political activity bawal sa araw ng Davao. Kasama natin sa 2013 si Merly Comitoy ng RMN ng Davao. RMN Report! Aban magbigay ng campaign speech. Ito ang klarong ipinahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio patungkol sa mga 2013 political candidates na nagpaplanong mamumilika sa gaganaping 76th araw ng Davao ngayong March 16. Sa ginanap na press briefing, sinabi ni Mayor Sara Duterte Carpio na hindi naman bawal lumahok ang mga national politicians sa araw ng Davao. Ngayon pa man hindi pahihintulutan ni Duterte ang kahit anong political activity sa selebrasyon, lalo na sa Parada Davaoenio, isang civic parade kung saan mas visible ang mga politiko. Ngayong nagsisimula na ang kampanya para sa mga national candidates. Hanggang araw ng Davao greetings lamang ang kanilang pwedeng gawin ayon kay Duterte. Samantala, ito rin ang naging pamahayag ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte kung sa mga kandidato sa election 2013 na huwag samantalahin ang RMN Davao, kasama ng Merly Comidoy, Tatak, RMN. Mission 2013. Mga kasama, malapit na pong buwaba ang singil sa Oriente sa mga taga-Bataan. Nakompleto na kasi ng National Grid Corporation of the Philippines ang 299 million pesos transmission project na susuporta po sa bagong power plant sa bahay ng Maribeles. Nabatid na tutulungan ng Maribeles Coal Transmission Reinforcement Project ang bagong planta ng Oriente ng GN Power Limited para ihatid sa mga consumers sa buong Luzon ang dagdag na 600 megawatt capacity. RMN News Abroad. Itinanggi ng Chinese military na sila ho nasa likod ng sunod-sunod na cyber attack sa Amerika at tulad na raw sa US Cyber Security at White House. Ilang laban sa mga kampanya at mga kumpanya at institusyon sa US. Kasunod ito na report ng Mandiant na na-trace umano nito na galing sa Shanghai, China origin ng mga hackers kung saan naroon Secret Division ng People's Liberation Army. Pero ayon kay Chinese Ministry of National Defense,
spokesperson Gay Ian Sheng, wala pong legal at factual na basehan ang paratang ng Amerika sa kanila at hindi anya sapat ang report ng Mandayan. Live mula po sa RM News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines, makasama niyong narinig ang numero ng RM News Nationwide, February 21, 2013, Webes. Mga taga Pagadian, susunod na po dyan si kasamang Tirso Buknoy Dumapit at Elmer Baguex. Maghanoy sa RM News Diretso, Balitang Pagadian. Ano rin po ang pababalita natin ngayong umaga? Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Kala po ni kasamang Weng de la Peña. Ako si Badio Beras. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN. Jumo Nationwide. 60 years sa mga saang public service. Sa DXIC, RMN Iligan, atak alas 7:19 sa buntag. RMN. RMN News. Diretso, Balitang Iligan. Headlines. RTM-GPD, nagtuong dili paigo ang ibong lakang sa simbahan aron hingpit nga mabawagan ang pagbutang o kasino sa dakbayan sa Iligan. Simbahan, magmalampuson sa pagpakbang sa pagbutang o kasino sa dakbayan at kunugot ang pagsuporta sa tanang katoliko sa siyudad. ENP, di pahimagno sa publiko na magbinantayang kanunay. Tugman staffi ang programa sa Hero Holding Center sa siyudad, ginan ay na sa CSWD. Sa balitang negosyo, buhi sa water services, ipatangtang. Sa balitang sports, sa bangit ano ni Denardo o the Virgin Dogs, agitapos na. RMA News, Diretso, Balitang Iligan. Medaraw og kabisayan, mga kasama mayong gabuntag, mayong giligan, adlaw karon nga Huwebes, pizza 21 ng bulan sa Pebrero, tuig 2013. Live gikan sa Alberto Super Iligan. Jessica Cruz Kinabato. O kinausap si Rebel Imborong matusutong hanay sa mga balita, ang Alberto Diretso Balitang Iligan, gatong sa Madigua sa Bonok, sa Bonok sa 3-1 coming naman. Iyon man sa Emperador Light, sa Emperador Light, gawin mong light. RMN News. Diretso, Balitang Iligan. O karoon na kinimbaga detalye sa itong mga balita, nagtuos si Mr. Ronald Lara sa Ranao Tri-People Movement for Genuine Peace and Development o RTMGPD. Ngadili igo ang signature campaign na gibuhat karoon sa simbahan aron mapakgang ang pag-operate o kasino dili sa dakbayan sa Iligan. Madon pa ni Lara, bisan gani sa mga dakong syudad, walay nabuhat ang simbahan aron mapunggan ang pag-operate ining susamang kalihukan. Kaya sumala pa ni Lara daw sa dili magmalampuso ng simbahan sa ilang tinguha na pakibatukan ang nasangkit ng lakan. Alang sa ilang grupo, dili nila suportado ang pamutang o kasino sa syudad tungod bisan paman matipa maka-attract ini sa turismo apan dili kini productive sa magbunda o trabaho alang sa mga Iliganon. Among nakita na dili patod ingin anak kakusog ang initiative na dibuha sa church para makaingon pa nga mag-successful sila para po kita na ito sa ingon ana ang mga kahintang sa lain-lain ng mga syudad sa Pilipinas, mas labaw pa sa petition signing o sa pagpahibalo sa kahinginan o sa media ang himo sa mga factors na against sa mga proyekto na sama ni Ani. Ang tingog ni Ronald Lara sa RTMGPD na hinabi sa radio mo nationwide. Radio mo nationwide. Persigido o ang tanan higayod na katoliko si Dakbayan sa Iligan ang muperma sa gibangalap ng signature campaign. Sa simbahan, batok sa pagbuta o kasino sa Dakbayan, ang doon ay posibilidad na magbalampusan sila sa ilang tingin. Kinimoy pamahayag, Miss Violeta Gloria, ang maiyang nakita ang halos tanang Iligano na mga katoliko. Apan sa iyang bahay, usaba, nakita nini ang namayong lakas
sa kagamanang lokal sa pagpunta rin kasino sa syudad, partikular na ang pagpalambo sa income sa syudad. At ang bugan panigloria posibleng usa-usab kini sa hinundan ng magmahino na iyang sugarol ang mga iliganon gumikan ini. Violeta Gloria, naninabi sa Radyo Mo Nationwide. RMN News, Diretso, Panlitang Iligan. Pili mabasos ni Consul Fidesau ang mga grupo na ni Padagan karon og usa ka senator campaign batok sa plano nga pagbutang og pasugalan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation Group Pagkol sa usa ka bag-ong hotel din sa Dakbayan sa Iligan. Kinibisa naman nga wa siya nakit ang dautan sa mga plano sa gobyerno sangit at tumong nini alang man sa pagpabuhi sa ekonomiya sa Dakbayan. Nagpasabot man kini matod pa nga buhi ang dagan sa ekonomiya din sa Uga Dini o nagpasabot kini sa mga kalabuan sangit ang Pangkol o sa ka-government-owned and controlled corporation din naghatag o balik sa mga kaayuhan sa Osaka Dapit. Gawa sa iskutanan sa ekonomiya matod pa ni Siao kisa committee chairman on games and amusement sa konsiho na mamahimo usab kini nga dugukon sa mga turista bisan man lang sa mga kasimpit na Dapit na wa nini nga pasilidad sa ilang lugar. Ang pamahayag ni City Councilor Frederick Chow nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Subay sa mong balita, gibutan nga sa chairman sa Committee on Moral Recovery Program sa Konseho nga katugod man ni Bisan Kinsa ang mupasa ang posisyon ng paper diha sa sangunong panlungsod aron pagsupak sa mong plano aron usa makahimog aksyon ang mga lokal ang mga magbabalaod o kabahin ini. Gitlaro sa konsehala nga resolution of the objection lamang ang inaghihatag sa Pagkol isip usa sa mga requirements sa pagproseso sa mong negosyo o bini pa approval o pagtugot. Ibalik pagkibing lisbutan ang diha sa konseho aron na makapaligay ang public hearing o makonsulta ang publiko kabahin na sa plano sama sa nang tabo kaniya ko sa Dakbayan sa Cagayan de Oro na kung ano na musuba ka dili usab kini ipadayon kung kay nunduman nga gikonfirma ni Father ng Sir Saragosa isa sa mga nangulo ang isang misyo kapina nga nagbisaway ang mga lakang pagbukang sa mga pasugala tungod kay nagpumay tuman kini sa immoralidad o katakulan sa usak katawo. RMN News, Diretso, Panlitang Iligan. Santa sa bigas sa bahin sa tunghanay sa mga balita para nga ibarugan sa Iligan City Police Office ICPO nga generally peaceful ang gatakbayan sa Iligan ug walay angayan kabalakan sa kahimtang sa kausag kiliyaw dinhi. Kinibisan pa man sa retabong pag-atake sa grupo sa mga armadong UP Plus Army NPA ito sa Manolo Footage Bukidon di ito nakalabay nga gabi din usa ang patay samtang tulo ang samdan sa sinikli ay bala tali sa mga gwardiya sa Del Monte Philippines Incorporated o sa barba ng 150 ka mga armadong NPA gawa sa nasangpit na kumpanya. Bato pa ni Police Superintendent Gervasio Balmasida PP sa Police Community Relations Unit PCIU sa ICPO kaya parayan lamang nilang ipamanduan ang katawahan na magbinantayang karunay labi na sa mga katahapang tao na nakita ang adunay gidalang armas. Tungkol din ni Bato pa ni Balmasida na parayan nilang pahintan ang Police Visibility o Police Beat Patrolling labi na sa sentrong bahin din sa Dakbayan sa Iligan. Ang tingog ni PNP Spokesperson Police Superintendent Jun Balbasida ang nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide.
ipaklaro ni Father Nazet Saragosa, Spiritual Director sa Diocesan Council of Leyte, na wala ka maturan o gausa ka baka ang dibutang ni Congress Juan Vicente Varat Bumoto Jr. na nakikistorya na matipaan kong iya sa mapatuhurong kasino nga sa obispo na adin ay pagtugot kanila na makapatukod ang kasino din ni Sadakbayan. Gani ang kamatuuran ni ini nakikistorya lang o gani panayaga sa ilang plano din sa syudad. Ang tag-iya nga din na sila plano nga mapatukod ang kasino apan wala gayon ni ingon ang obispo na gitugutan ni ini na pwede nang makapatukod ang kasino sa syudad. Ang tingol ni Father Nesero Saragosa ng hinabay sa Radyo Nationwide. RMA News, Diretso, Panlitang Inligan. Ipotiyag ni City Social Welfare Development Officer Grace Joe Sakilabon. Lagi po na nila karon ang tukbang staffing kon personahe nga Burumala sa Mutang Youth Holding Center din sa ato syudad. Giyang kon sa opisyal at sa labing ulahing paragtagbo sa Legan City Prison Order Council na itong gabiagi sumana na libitado ang kasamtangan nila personahe nga mo'y nagtuto sa mga programa alang sa mga kabataang nalambigit sa krimen kon Children in Conflicto with the Law o CICL. Madupaw sa abdisa sa kilabon, lakip nga ilang ipatuman sa rasangpit nga pasilidad ang vocational training o programa sa pag-inabuyan. Kiniagig pagsanong sa mando ni Melo Schools nga mapatuman ang malangkubon nga programa sa CICL, pinagi usab sa mga pagplano sa Local Council for the Protection of Children and Youth. Diretso sa Nego! Paglagi na ang Bruce Water Services, kinamagino sa Nabayan Muna Representative Teddy Casimio, Chairman sa House Committee on Small Business and Entrepreneurship Development sa in House Bill 6889. But sa kongresista nga matabagan ang publiko sa kadaghan ug mga dagko nga galastuhon matag adlaw. Tapos na karon ni Top Rank Promotion CEO Bob Arum ang bangit tali nila ni WBO Super Bantamweight Champion na nito the Filipino Flash Larry o WBO Champion Guillermo Rigondeaux. Una na ang gibutan ni Larry nga isnabon kini sa nasangpit niya para itagmo kung dili mo salang sa voluntary drug testing si Rigondeaux. Apan sumapa ni Arum, bisugot na ang Cuban boxer sa drug testing. Isyo o guwa na ibabag na di na madayon ang ilang away sa bulan sa Abril. RMN News, Panahon! Ang ato ay lakad sa panahon, gatong kaminyo sa may tinguha sa Newsep Suba, Pambatang Newsep, ang shortcut sa ginhawa. Giklaro sa pag-asa ang kabalaka sa kasunod pag-ipon sa pagyong krising o sa low pressure area doon sa Palawan. Gibutan ng pag-asa Administrator Nathaniel Servano or Servando nga layo ra ang disensya sa duha ka power system kun dili kini matunaw kang adlaw magawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo apan ang LPA layo og chance nga mahimong bagyo ang epekto lang mapinta sa duha ka power system mao ang mga pag-ulan nga sinati karon sa Mindanao ug Visayas. RMA News, Diretso, Panlitang Inligan. Kasama live gikan sa RM Resulto Iligan. Ang ginabas ito mga balita ang RM News Diretso Balitang Iligan Nering Adlang Huwebes Enero 21, 2013. Mangyotag happy birthday karong adlaw. Dahil sa ulog sa nagatawahan si Doktora Cholina Canyagural, ang itong officer in charge sa City Health Office. Happy birthday ito ni Doktora Cholina Canyagural, atong OIC sa City Health Office. O usap ni Mr. Bibi Tablason. Mr. Bibi Tablason, happy birthday. Ang ito ang chief sa Electrical Division of the City Engineers Office. From City News Office, ang usap ni Ms. Melit Animero. Happy birthday. Okay, mayroon sa taong happy birthday.
to Miss Trisha Makalalad. Again, happy, happy birthday to Miss Trisha Makalalad of Zenith Optimedia. Happy birthday, karon ka graduate one, gikan ka na sa RMN. Og pahibalo usab, adunay SMB band sa December 22 alas 7 sa gabi dira sa May Suarez Gym. So ang entrance fee 20 pesos, adunay na one or free nga SMB pilsim. So pahibalo na siya gikan ni Jingjing na sa May SK Sherman dira sa May Barangay Suarez. Abot balik na second portion sa Victor Barón sa straight to the point. Balik nga po na ito ni Manny Salibay. Kasama mo sa servisyo publiko. Jesse Grace Kinabato. Okay, no, Sam, sa Melimborong, Tatak, RMM. Radyo mo, nationwide. Oras, mga kasama, Tatak, alas 7.33 sa buntag. Tatak, RMM. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHP Cebu, number one. DYRI Iloilo, number one. DXDC Davao, number one. DXRZ Zamboanga, number one. DXCC Cagayan de Oro, number one. DYHB Bacolod, number one. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang, nagmumula ang mga number one. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number one. Jensen, Iliga, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Tagupan, Viga, Lucena, Kawaya, Legaspi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak, RMN. Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neozep. 2 times faster magmagaling kaysa tubig at paninga. Neozep. Iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neozep. Paspasgin hawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Suliran mo ba ang dugay mo ng gihambin na sakit? Ikonsulta ka na ba ang doktor? Itumar sa bisan unsang tambal apan wala na ang kunat kaayuhan. Ari ana ang solusyon higala. Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Muayo og mutabang sa nagkanayang balatian. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkanayang balatian. Adura sab sila machine executive general check-up uban ang 75% discount diri. Abli sila adlaw Lunes hangtod Biyernes sa may alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ana sila nahimutang sa door 201 second floor Gregoria Building, Quezon Avenue, Villaverde, Iliga City at bang sa Imperial Appliance Plaza. Ini sa Batik Matag Sabado, alas 7 sa gabi, idili sa DXIC Army Niligan o bani Dr. Ramil Uy, Alternative Medicine Doctor o Golden Murete, Alternative Medicine Consultant. Pwede mga utana o mangonsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. Nag-onoxidai, nag-onoxidai, 3-1-3-1, 5 piso lang, kailinig kang pano ng labatan ni Day. 5 pisong bonus lang naman, Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatborn, mamula ang bonus, marami pang nalalaban. Mag-onox na Day, mag-onox na Day, 3-1-3-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang! Boss, late ko, huot! Ang dan? Ilong na ko, bugat pa! Sa traffic? Sa ulo na ko, mura ko gihinantan! Di ka na simple, grabing sipon ka na! Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, decolgen!
Decalgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decalgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Kaya nga may vitamins itong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Ah! Huh? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng, at quality vitamin B complex. Mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, meron ka nito, wala kang talo. Huh, makapag-cobra din nga. Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number one. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangko na ko nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya o napaeskwela ko ang akong mga anak. Tumod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad o abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya, ang dikalidad para sa maabilidad. Duna na sa Mayrakaf Syrup. Para sa ubo sa mga bata, ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Mayrakaf. If symptom persists, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo, na di magpabago at kahit na anong pagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay ko para sa'yo. Si Cynthia Villarni, nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world, RMN Live. Audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, so Brian, welcome to the second portion. This is Abdul Manon, so Straight to the Point. Ibigay po sa Belimborong Uban ni Tony Manny Salibay makikuban hangtod pa alas 8. At ini sa ato aga second portion sa Tulumanon. Straight to the point. Okay, ato ang mayas ulit kasama Kuya Manny. Good morning, Pakusap. Mayong good morning, Kuya Ramil. Ngayong buntag Iligan, ilabi na sa mga lumulupyo sa 44 kabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan, labi na sa barangay Bunbunon, pinanguluhan ni Kapitan Datumanong Buslan, iniman sa barangay San Roque, pinanguluhan ni Kapitan Humberto Badinyo Urmac. Uban sa mga kagawad o mga sketcher persons o labi na kayod sa mga lumulupyo ng Dakbayan sa Iligan o sa mga kasikbit ng mga lalawigan, lungsod o Dakbayan o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Bundanao o sa tanang dapit sa kalibutan ng mabuting Sibya, pinagi sa Ustream. Kumusta? Mayong buntag, kaninyong tanan, kininyong higalang manalaban, Attorney Manny Salibay, kasamang uban ni kasamang manager, Kuya Ramil Kapangtangan ng Burong, makig-uban ka ninyo. Ninyong tulungan. Straight to the point! Okay, sa ito ang hiskutanan na kasama sa sigaw ng bayan karong buntag. Aliwala sa pagpaningkamot sa simbahan, aron pagpangalap o daghang pirma, aron babagan ang pag-operate sa kasino din sa Dakbayan sa Iligan. At doon na ba'y posibilidad na mulampo sila sa ilang mga tinuha? Ramil M. Borong at Attorney Manny Salibay. Sa Straight to the Point. Okay, Manny, ito'y parayo sa paghiskot din sa tulumanon sa Straight to the Point. Okay, ganyan, nabati na ito, gikan sa RTMGPD, pinagi ni Ronald Lara, usab kang father na sir Saragosa, og paminawon sa nato ang pamahayag gikan ni Miss Violeta Gloria. Kalabot nini. Simbahan magmanampuson sa pagpakgang sa pagbutang og kasino sa Dakbayan kung hugot ang pagsuporta sa tanang Katoliko sa syudad, matud pa ni Miss Violeta Gloria. Atong paminawon, kasama mo sa balita, Jenner Gabanday. RMN Investigative Report. Kung prosigido og tanan gayod nga Katoliko sa Dakbayan sa Iligan ang mupirma sa gipangalat ng signature campaign sa simbahan batok sa pagbutang og kasino sa Dakbayan, adunay posibilidad nga magmanampuson sila sa ilang tinguha. Kirmay pamahayag ni Ms. Violeta Gloria human yang nakita nga halos sa nang Iliganon mga Katoliko. Apan siyang bahin nakita nini ang maayong lakang sa kagamanan lokal sa pagpundar og kasino sa syudad, particular na ang pagpalambo sa income sa syudad.
pandugang panigurya. Posibleng usa-usab kini sa inungdan na mamihimo na unyang sugar rule ang mahiligan ng gumi kanini. Possibility is kung kanan na mga naasa sa bahay mo pirma o katong kanan naman yung bahay mo pirma ay there is a greater possibility na mo succeed sila sa ilahang kampanya na mababagan ang kasino kay magbaga ang ginang population sa Catholic Church dili sa Iligan. And also ang sumbahan may mga network man with civil society organizations with academ. Which is also sila po diba parang also critical sa ganyan sa mga position kung dunay kasino na tuturon dili sa syudad. So I think magod ako pagpanawa lang sa pagsupon sa kasino. Una, sa business na perspektibo, kami kaduha ang sa social na aspeto. Kung sa business na perspective, ang tumuman ng LVU is basically to raise taxation para ma-increase ang ilang revenue. Nagkawang sugaro sa syudad, so daghang ma-involve, daghang makakuhaan to. And then to legalize gambling, kaya illegal mag-ispakan ng mga kaning sugan, pagtaning, pag-alaw sa mga tao na mudula sa game of chance. Na kung daw, okay, kung mapildi, sorry. Pero I think ang position sa church is founded mangod sa moral issue. Like, we go to social analysis, 80% sa mga namuyuhin sa illegal, sobre. 10% or 16% lang middle class, sila naman din yung ang matawag din natong mga millionaryo. So most of those ma-involve sa gambling, katod yung mga nagikan sa mga lower income fund. Ang implication na na kung ang isa ka membro sa pamilya o ang duha ka membro sa pamilya mahimong sugarol, ang ilang budget na intended na supposedly to support the survival sa family, makuha-kuhaan na siya. Kay, no? So instead na na prioritize ang education, pagkaon, ang ilang pangmatambal, magkasakit, so makukuhaan din na siya ang budget. Kaya makamalukit pa man para sa sugal. And then the next position is katong ang gambling is basically addictive, maka-addict siya. Because you have your peers, naka mga circumstances kung malingaw ka, na nakaginay ng inyong gamay, kasi ka, sulingaw. Kung mawag ka po sa hulang, kung ang bad side is kung nabi ka mo naman, maprinda o matahanin mo ang mga kagpangan para lang nakikwarta ng isugal. And the worst side is katong ma-involve na din sa pagpangawa at basta lang ma-ano sa sugal. Ano po, convincing ang church sa kanina position because ano mang good, mismo ang sa pinabuhi ni Kristo kung ato ang tanawa sa teologiya, sa pinabuhi ni Kristo, he was very angry to see Tumblers, no, naasa ko nga sa sinagoga sa iyang panahon because kabaluman siya sa mga implication. And I think the church is, ang role of mag-forgive sa church is basically to promote o sa quality ng sinabuhi bilang pamilya mag-iusa termi o katunguna ang ilang mga paninahanglan kaysa sa sugal. Kaya kumano na to, ang tao na ma-involve sa sugal, maunod ang mga kaglangan, mahimo siyang tubod sa away kaya wala tayo pamalitog sa saan, wala tayo makatagsuspilahan, wala tayo pagkaon sa kaya na kung mo i-responsibly, and in the end, makabulat ang mga pamilya, kaya mo man siya mahimo tubod sa away. Kung maayo lang ang pag-convince sa church sa ilang position sa community, they would really succeed in preventing the operation of casino sa illegal. Ang tingog ni Miss Bilita Gloria ng hinari sa Radyo Munition Wide, kasama mo sa News Center, Junior Kabanday, Tatak a Women. Radyo mo, Nationwide, straight to the point. Okay, si Miss Bilita Gloria. Kisgutan niya ang positive o negative sides sa pag-open sa casino. So, sa ilang taon na to ang ato ang mga nanimuyo din sa Iligan. Iligan. So, majority good. Lisod gihapon. Lisod. 80% may sulti ni Ms. Violeta Gloria. Doon nalay pipila ng mga milyonaryo. Doon ay mga daghang kanato gini na as kalisod. Kalisod. Labi na kay ang atong mga industriya, mga plantas industriya, mga hag sana. So, muna ang kahimtang sinakbayan sa Iligan. Huwag mato, gisgutan niya, unsay positive side, mo-entice tayo mga investor, mga sugarol, mga nihidin niya sa dakbayan siligan, maglingaw-lingaw, magwalda sa ilang kwarta, anadya sa kwan, pasugalan. Diba? Huwag usab mo sapi ang dakbayan niyo, pinagi sa pagkulikta sa buwis. Kaya na naman na kuya, huwag mo tukod o kwan kuya, may tukod o kasino kung ma-purdo, ma-kwan. So,
pagkita sa siguro sa pagkita gina bag power din tunay dako kayo mo kay tumasiligan ng mga syudad sama dito sa Marawi o Samis o siguro sa Cagayan de Oro sige pa mga bot pa natin eh abot na din eh kay gini lang yun mismo sa ligan lisod na buhi inanang klase sa negosyo kung nato sa ligan lugar din eh mo nato o maka-imbitar kita o kung isigutan na itong turismo o bansab dararoling hayaw din makita nila nindot itong mga talanaon din sa ito agad dakbayan mahalagi huwag kalang bigit nini ang negative sides of ang negative kay kining manggong kwan ka kuning kining salapi dunay dua ka kwan dula ka naong dua ka naong ang hari hari krus diba kara krus kumakita hari patay hari patay ang hari maka invite kita mga investor dere maka dunay mga turismo ang atong lugar mo unlad ang turismo daghang mga dinhi mo waldas ilang salapi dias casino mag kasagaran mo dani kuya kuan lang suerte ko makadaog ka pero kasagaran di kabig gyud sa kuan casino daghan gyud ko dinhi daghan kasagaran pati pamilya ni banay pildi pa sama gyud ko sa dulang suerte daghan gyud ang pildi kay sa daog daog maka makadaog ka sa pero pildi pa ka pulo daghan sa pildi so mo ni ang kaimtang sa other side mo na ang datas patay datas patay gawas nga dool da sa kwan da sa eskwelahan simbahan kanang dapita congest ang traffic na nangyutan simbahan ito da dool kayo ang traffic gada mo congest gada samot doon na ikaduha kung tanaw na to kuya pinakasinto nga bayan sa Dakbayan mo na ang kwan ang talanaw na ni mureklamo gada kwan ang kadaghanan labi na ang katungga gatanaw sa muray ang mga pari pastor na supak gayod nining mga maong natad sa patigayon patigayon lagi kay hinahinay kining mo kurap sa moralidad sa tao og kalambigit nini ang kuan gayod mo gani ang bangi gid kanunay kay mudaghan ang kriminalidad nining kuan nining pamaagiya kay dunamay sato gisulti pareha sa kwan hitabo sa kwan sa mga dagkong syudad nga dunay kwan yun ani gapon nga susamang kaimtang so magkwan gina mag murabag yahan kwan gita kuya murag magsabay niya ba murabag muuban po niya muuban niya ng mga sugal bisyo mo guni muuban po ubang bisyo niya na so diba kaya mga say o naanang napita posible sa mudugan na sa ito mga balay kahilayan oo mao gina magkuyog na sila magkuyog na sila diyan din po mga batanon na mahigam nining mga natad sa dula. So, ginalanta na to ng positive o ang negative. Kalabot nini. Paminaw na to o positive-negative na kinikaroon ang baruganan sa to ang manalaban ang legal counsel ni sa Diocese of Biligan. Atty. Leo Zaragoza, Butiag, paaboto na lang muna ang ipagawas, ipamahayag ni sa to ang obispo. No, ito pa pinaka na detalye din ka sa balita ni si Chris Kinabato. RNN Investigative Report. Taliwala sa pagpaningkamot sa simbahan na araw na pagpangalap o gradang ang perma araw babaga ng pag-opening sa kasino din sa Dakbayan sa Iligan. Ay legal counsel sa Diocese of Iligan nga si Atty. Leo Zaragoza Mibutyag nga paabuto lang una ang mamahimuon ng tubagay ni Bishop Enrico Galido sa iyang ipagawas nga critical statement labot sa mga hisgutanan. Ganig ipaklaro sa manalaman nga ang matag sa kanatong matuntang kinahanglan gayon nga musubay sa insaktong standard apan gumikan kay tawon lang usab kita ug ang tanan dili usab makatuman ini. Ang obispo mo pahayag sa iyang critical statement na itungod niya na o gato na lang naman pabukon. Tingali kitang tanan na sayod na kung ang hisguta o standard sa katilingba ay yung tinitag standard mo ginang ideal sa katilingba. Although ginang ideal sa katilingba should not tumanon pero kitang tanan nga nagilaw Diyos sayod mangyad taong sa standard. Ang standard mao nga dili kita ng sugal, dili ta ng inom, dili ta ng panigarilyo, dili ta na ang mga kontrol mo kasi sa tao magunta daghantang dili makatuman na yung mga standard. Pero para ka na ako isip ko sa ka tumutuo sa simbahan o kalugit na nga mga standard supak kitang sugal supak taong mga nagkadaiyang nga bisyo pero kung di ba sa itong pagkatawanon dili ta katuman kita ang mga tao daghantang dili makatuman. Dugang pa
Atty. Saragosa nga ang simbahan ang ngayon gayod nga magpabilin usab sa iyong standard. Tungod din iya gayod gipaklaro nga ang sibisan kin sa mga grupo sa simbahan ang wala na isubay sa gitawag na standard. Wala nagpasabot at gauyo na usab sila sa mga pasugalan. Gawas ining isugutanan, wala na may padayag sa iyong komento si Atty. Saragosa labos sa isugutanan ng signature campaign sa ubang mga nagpakabalang grupo. Pero inaangulan ang simbahan ang pabilin usang standard. Kung ay pipinak-membro sulod sa simbahan, malaiko man, mapare man, o mapastor ba, o sa lain ng mga disikta, hindi nagpasabot niya ang simbahan o yun sa sugal. Kung ay pare na dilikatuman, ay pastor, na ay mga alagad simbahan, laiko, dilikatuman, di pasabot niya ang simbahan o yun sa sugal. Kaya ang kontrolan sa simbahan, pero hindi yun ang standard. Kung dilikatuman, wala nagpasabot niya, dapat uuban na lang po ng simbahan sa katilingban. Mapare, isa nga, wala siya katuman ng simbahan, mga lagda sa kantangan ng gingon di si Chris sa Pulo Kasugo. Ilik ka mamakak na kitantanan ng mot, mapabay di mamakak ba to? Di ba kata makako? So pinan siya tayo makasupak. So kumanta mamakak, may pagpasayon no, ni kamot na punta pagkamatidurano, di ba? Ilik ka maibog sa butang sa uban. Ya, halos na to, dili ka tumanan. Ito na kung maibog ka, din suman sa itong pamulantong. Labi, maabot na kung si Mama Santa. Di kung dili ka makatuman ni ini, dili pasabot niya si Bano, okay na ni ini. Kinaman mo niya itong standard, sama sa Rich Bill mga isyo. Ya, kung di takatuman nga, natural yun ka mo na standard. Kung ano pa ito, nagwata na ka. Makatuman, nagpasabot ni nga, kinaanglan mo ni kamot na gita, makabalik ka sa standard. Di man ito i-condemn ko ng tao, kundi ang iyamang buhat. Ang tingog ni Atty. Leo Saragosa nga rinabi sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide, straight to the point. Okay, si Atty. Leo Saragosa, legal counsel ni sa Kwan, Diocese of Biligan. Ang simbahan, tamod good permit sa standard. Doon ang set of standard. Kanuna ay good ginatamod sa simbahan. So, kanpa ka na ito hangtod karun. Wabisan gani si Kristo, katamod gapog standard. Kita bisag mupakyas, pero naning kamot, gapon nga mubarog. Naning kamot nga mubarog. Maunang gano. Pero, pagigikan ka na lokapa, naning kamot ka mubarog. Ang pag-ang tanawag ka, diliman kong kapila kami lokapa, kundi kapila kami bangon. Kapila kami bangon. Ang pagbangon, may importante kayo. Pero mo lagi, yun yung isgutanan ka rin sa kasino, sa magod kinikasugal, sa kanatad sa Luenhayaw, diin na ang kapasidad sa tao. Oh, may kalayo ng Gapon is bingo. Ang bingo gali Gapon, kuya mani, maingon tayo, kanin loto. Doon na magyudago ni mo, sa gamay ni mong pusta, muna ako kagdako. Ano, sa bingo, doon na tayo na ibawaan, pwede lang sa kwan, doon na separe gani, pang bingo. Pero, pagkatayon naman kuya, ang stake ano sa kwan kuya, sa kining mga kasino, mas sa daku-daku ba muna nga ma-intest diod ang mga kwan, mga sugarol. Kaya para sa bingo nga doon ay mga kwan Gapon, limit kayo. Pero, kinahanglan kayo, mawalagin niya ang regulation. Huwag matutok, kinahanglan kayo niya ibutang kayo sa kwan, sa legalidad. Huwag mauna yun eh, hinanin yung kasino, naamon niya sa kwan, gi-allow man eh, doon na may inibling loan yun kwan, ang pag-gor. So, mawag kinahang tanahon kung ang hinumdum ko kanya to, kuya, sa diyang napa ko sa seminaryo, sa Kagandi Oro. So, hinumdum na. I-open unta ang kasino diya sa Price Hotel. Dito sa Price Hotel. Kaming mga seminarista, gasotan na agad yun. Dito mga, kuwan, ibit-bit mga placard dito kay kuwan, kuwan, ga, pugong gud, nga diligod, kuwan, ma, palayon tong kasino, i-open sa Kagandi Oro kanya to. Sa diyang, kanang mga usang tuwi gara? Mga dato sa 1991, early 1990s, 1993, anak. So, wa gito na kwan na padayon tuod kay nabubagan man ang kwan ato ang kwan ang local government ato nanguso gayud nga panghambot ni kwan sila ni kanhi mayor Ambing Magtahas o atas tayo. So ang obispo sa bato dito sa Kagandi Oro ang kanon gayud nga misupak kami pa ang gisa kwan ato panahon na at that time kanya ito pa na ng mga kuan no? Tukib, Tukib. Monsignor Tukib. Tukib, at that time. So, mauto ang kuan kaya kuskanon kaya ng obispo nga may kuan, may isupa kayo. Kami lagi pa. Kuan mo dito, appeal mo dito sa kuan kaya. Ito mo, saka mo dito sa Price Hotel? Saka mo dito. Na-appeal pa to sa pati ang mga national newspapers sa mga kuan kaya, ang mga media dito ngayon. Pwede mo lang ba ito? Dako-dako pag ito sila parking area. Dili karon sa ito nakita. Dili kayo. Dili kayo. Dili kayo. Overlooking sa ito. Overlooking. Doon din ito sa sentro. Dili po kayo sa sentro. Kaya naaman na dito sa Carmen area. Barangay Carmen. Dari sa ito nga, sentro ng bahin. Wapun ka sa Buruan kaya para makuha po na ang kanang episode. Tapos butangan na diyan kuha. Kaya nindot nga hotel niya. Kaya bahala na, di ba? Basta nga basa. Ina na yung mga kahintang pero mau lagi
matod pa sa Chinese proverb, kuya. Kabahin ini kung iskutan ang gani ning Chinese proverb. Ito, mga kining sugal. You must play, decide upon three things at the start. The rules of the game, the stakes, and the quitting time. Maulit na naon kaya, unsay kwan, unsay, kwan ba? Unsay rule. Balaod sa kwan, pagdula. Dayon ang nakataya nga kwan, nga premium. Huwag usap, kung naiyong sa imo ang ikwan, i-dalit usap, huwag kaladigit nini, kanus aka muhunong. Kanus aka muhunong. Nangitan naon kaya na. Dayon, maulagi, matod pa sa friends na usap, sa mga friends kuya, gambling is the son of avarice and the father of despair. Pagkakuan mo na ang kuan ang avarice. Pagkakuan, pagkakug. Ang amahan sa kuan kuya, pagkadismaya kay sayo, labi nagma kuan. Gusto ka makadaog, gusto ka makadaog, kuan ka, apaso na din mo, apaso na mo. Apaso na mo, imam. Pilip kagkuan, daog kagkuan din yun, apaso na po, ganahan ka kay kuan. Itaya na po din mong milyon mo para mahimang tumulong. Daog na po ka, may mong kwan, 4 million pag-abot sa kwan mo, hurot ng mutanan. Hurot, hantot ang sugal na mong mutanan. Wala, good. Pati na, negatives kaya, pati ko no, asawa, isugal pa. Isugal pa, asawa. Matapad din eh, good evening, Sir Ramil, o kay Atty. Manny. Sa akong tanaw, dili mayo ang pasugalan kay basin mo hinungdan sa mga magtiayon, magkabulag. O kay sila nabuang sa sugal, ang kabataan, apektaran no sa ako dili maayo gikan ni Ma'am Joy Dagok Aguirre diya sa Dangpanan. Magyud kay usay kay kini labi nang mga kwan kaya ko nang tawo bitaw maning kamot mo makadaw di na maka kwan ba paminsa rog maayo pati ang ingay palit bugas yan ang isugal. Di mag-away ang magtiayon, pag-away hasta mga anak mapiktuan diktadong kwan. Usahay tong nagsugal abayo na lang og plato og kwan kutsara og tinidor. So, wala na may kwan, wala na may sunod ang kwan, pinggan. Wala na. Kaldero, wala na kapalit. Sa una, magkwan, magtunidor. Karon. Pag magkutsara na lang. Ang kutsara, linugaw na lang karon. Linugaw na lang pagkakaraman ko na. Pwede man to, tinidor. Karon, kaya di naman mo na matinidor ng lugaw. Dili matinidor ng lugaw. No, nagiging kaya nga. Eat your beating money, but don't bet your eating money. Mga ko na nga kwan. Kanon na imuhang kwan ko, imuhang isugal nga kwarta. Apan ayaw gayod o kwan, ayaw gayod isugal ka na imuhang kwarta para pagkaon. Matupad din sa text, Sir, daghan na po makabig anak kay musulay. Sani? Daghan po. Makabig anak, then musulay. Sani? Then paghuman o sulay, mabalbal na. Mabalbal na. Then, naaman gani. Magpatay. Magpatay anong gidagmayra nga sugal. Sugal, sugal kana pakaha, kana pakaha. Then ang pagpagdan na pud kung unsaon pagpahunong, labi na kung managhana ang mga sugal. Mao lagi na iwan. Kahit para sa ni, ito ubang yung ato maapas ang mga inyong reaksyon ang inyong text. Biglang sabi sa pa. Lindot gibayaon ta. Laman ni mag-intay sa gigutag mga investors. Ngayon mo lambo gyud ang industriya sa Dakbayan Siligan. Mo lambo ang patigayon sa Dakbayan Siligan. Apan tanawon pud unta ang kahintang isgutan ng moralidad nga dili bay sakripisyo ang kwan gyud ang kabililon sa banay sa katilingban nga ang ayon gyud nga panalipdan labi na sa atong kagamhanan. Mao kana ang tanaw nato. Kung ang ngayon ba gayod nga adunay pasugalan din sa Dakbayan Siligan o dili o usab kining tagpaningkamot sa simbahan karon sa pagpangalap og daghang pirma aron papagan ang pag-operate sa kasino din sa Dakbayan Siligan, aduna bay posibilidad nga mulampos sa ilang mga tinguha kining tanan kamo ang magkahukom mga katawhan mabuot nga katawhan sa Dakbayan Siligan kun ang ngayon ba nga kini ipadayon o dili. Straight to the point, Ramil M. Borong at Attorney Manny Saliban. Straight to the point. Oras atak, alas 8:01 na sa mga kiniga oras. Kandito sa matigawan sa Newsweb tablet. Newsweb, paspas ginhawa, iwas hawa. Tata, RMN. Straight to the point. Okay. Happy birthday kang Doktora Charlina Kanyaberal nga nagsaurin siyang adlaw na tawhan karon gikan sa RMN. Okay, happy birthday dia sa Connie City Health Office. Oga, may buntag sa
kang Jongjong Manalokon Junior. Matupa to naman eh, dili jud kumpleto among adlaw kung walay di exercise iligan. Happy listening. Jongjong Junior Manalokon. Manalokon. Una-una sa public advisories. Ato sa ipabaw, na mas blood donation karong maabot ni Pebrero 23, no, sa may alas 8 sa buntag, sa adlaw na Sabado ni. At ulusap sa ilang second anniversary sa Barangay Ubaldo 143 sa Philippine Red Cross. Yawa kataran sa pagtambong. Katundo na ay malumong kasing-kasing sa pag-donate sa ilang dugo dito sa Barangay Hall sa Ubaldo de Laya. Salamat. Matinahuron Michael Angelo Natinga, ang PIO sa Barangay Ubaldo 143, Ubaldo de Laya, Iligan City. Ayon pagpanginaw kang Noreen Natingor nga naminaw karon ingon man sa iyang mga silingan. Oda, doon ay advisory Iligan City Eagles Club, doon ay sila ay BOD meeting. Ugma po adlaw adlaw Biyernes 1800 hours dito sa ilan ni Kuya Eric Cadalen, no? Kuya Eric Cadalen's residence dito ni sa Sitio Bayug. Sa mga membro sa board, no, sa Iligan City Eagles Club, kining pagbawag ikan sa inyong club president, Kuya John Ruiz. Okay, video happy na good, no? Tapos itong diri sa tuturumanan sa Straight to the Point. Mayng buntag kang Romel Atilio nga naminaw karon. Mayng buntag usab kang Ati Mabel nga nagpaminaw karon. Atawagan si Baby Agnes. Isang pila ito babalik si Mr. Loloy Munisit. Importante kayo. Si Loloy Munisit diya sa Juan de Arpita sa Mirila, no? Mga silingan ni Loloy Munisit diya, palihog doon ay panawagan. Ipapusid ito sa Juan, Upper Baraas Tubod. Importante yung kayo. Huwag pasubo sa Banay ng Remolio tungkol sa pagpanaw ni Roger Remolio. Ito ning kauban, Master Mason eh. Nga may taliwa na kaganina ng alas 5:20 sa iyong kabuntagon. Pasubo gikan sa RMN sa Banay ni Roger Remolio. Okay, ato saan gi pa abutin hi, tunay paibaw. Matupad ni paibaw lang ang mga karuan lawa ihatod na sa katapusang pahulayanan ang patay lawas ni Anhing Juanito karong buntag ya St. Michael's Memorial Park sa palaaw ning atong dapit, no, gikan ni kuani Dodong Aligno o gamayon pagpuminaw ni Muling Masyon kusog ang monitor karon dire sa Santiago. Salamat sa kining kusog na volume sa radio sa atong mga kaigsoonan nga naminaw karon dinhi sa ato ang tournament. Maayong buntag usab kang Kuya Willie Yap kusog kayo ang monitor des Palaaw, Isabel Village. Salamat sa kusog na volume sa radio. Pag-usab ang Kuya Ricky Lagaras nga kanina ay nagpaminaw gayod. Karon. Okay. Wala na tayo oras sa pagpareba doon sa unahan ni Kuya Joab Dagan doon sa City of Fuentes, Mara Cristina. Salamat sa kusog na volume sa radio. Kung malandi kita o kalambuan, atong banunin ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan, kinahanglan ng kabaguhan. Alang sa tingpitan, kinahanglan ng makaranayong kabaguhan. Ang kabaguhan na kinahanglan ng kahibalo, ang kalambuan, magkinahanglan ng kalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, Iligan, kaya natin. Kabaguhan, paningkamot, paglaom, kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan atong pakibatukan o atong badlungon o kurian ang maigsuon natong nangitmitan. Harun ang korupsyon o pagpangaw ka o mapukan o ang katulimban, makabatun o kangayan o katawahan, magbulahan. O sa pasigyan tang ato mga kaigsuonan ng empleyado kapisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o mag-alaga na puno sa kaligdong. Vigilantibus, Sidmin Dormientibus, Yura Sidmion. Ang balaw nagtabang na itong mabinantay na kung dili na ito nakatulog sa ilang katunod. Bangin labo kita, kung matag panahon na doon ay issues ang mga soliran na muhadla sa katulingban, bangita na kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa soliran? Mga higala, manghinaw kami na ang Diyos manalangin kaninyo. Dalaygo ng Diyos. Alleluia. Ad maiorem. Die.
Auditorium, all for the greater glory of God. Tanan ara sa dugang kahimayaan sa Dios. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo hangtod umapuon sa samang tagna dinhi sa ayong niligan, DXICYFM kasama ninyo sa serbisyo publiko. Kauban sa Pikas Lawak atong technical partner kasama ang Jockey Bunok, kini inyong higalang manalaban Attorney Manny Salibay. O ginoosab sa Ramay Lemborong, tatatak RMN Radyo Mo Nationwide. Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo, Ramay Lemborong at Attorney Manny Salibay. Nag-vote in sa Straight to the Point. Ito ang DXIC 711 sa ilo.